Welcome back. Muling nabuhay ang debate kung sino ang mas magaling kina Michael Jordan at Kobe Bryant matapos lampasan ni Black Mamba ang NBA legend sa all-time scoring list. Bagamat si Jordan pa rin ang tinaguriang GOAT or the greatest of all time, may mga nagsasabing madedethrone siya ni Kobe bago mag-retire ang LA Lakers superstar. Para sa ating Settling the Score ngayong gabi, kasama natin ang dalawang hoop geeks, si Enzo Floho para sa Team Jordan, ayun na ako na, at si Nico Baggi naman para sa Team Kobe. Pero disclaimer lang, ako po nag-utos sa kanilang kakampihan, hindi po ibig sabihin na yun talaga ang kanilang pananaw sa buhay, okay? Kumbaga debate style natin. Yeah. Kahit pa paano, try to emulate the views of the Jordan fans and try to emulate the views of the Kobe fans, okay? So, unahin natin para sa mga Kobe fans yan. As great as he is, with yung nagawa niya itong latest achievement niya, beating Kobe's all-time scoring, NBA scoring record, and obviously more for another one or two seasons, fair enough na iangat ulit yung debate na is Kobe better than Jordan? Well, mahirap kasi pag-usapan si Jordan nang hindi nagkakaroon ng matinding fan reaction. Correct. Kahit kung sino man yan. Si okay Kobe lang, tatlo na naman tayo dito eh. Si Kobe man yan, si LeBron, or si Dwight, sino man yan. Yes. Pero kasi ang important thing na kailangan malaman ng mga tao when they talk about Jordan and Kobe is that although Jordan was more productive, people need to remember na he played only 13 seasons. Correct. Or let's count it 15. 15 kasi nagdagdag pa siya ng... Pero kasi ako hindi ko na kinount yung Washington ano niya. At saka yung bumalik ng ano, yung bumalik ng playoffs na halos iba. 13 approximately. Okay. Pero si Kobe, he played 19 full seasons. No, 17 full seasons. 17 and a half ish. Okay. Yeah, 17 and a half. And although yung production niya hindi the same, it's a notch below Jordan. And I think yun yung nod na makukuha ng mga Kobe fans over kay Jordan. That Kobe produced at about the same rate, longer. Longevity ang pinag-uusapan kapag si Kobe. Okay. Para naman sa Jordan fans, is it always fair enough to say, rings pa lang eh. Tignan mo, rings pa lang eh. The rings debate. Hindi umaabot eh. MVP titles pa lang, hindi umaabot. Anong sa tingin mong pag yun ang argument? Pag rings ang pinag-uusapan natin, TJ, sa kanika, feeling ko yung rings, medyo flimsy argument. Okay. Kobe is fine. Yeah. So, I mean, almost the same as Jordan. Ang titingnan mo siguro, Jordan has 6 rings as the best player on his team. Kobe has 5 rings. One could argue na tatlo doon, Shaq was the best player on the Lakers right, team. Right, So may ganung argument. Pero maganda rin yung sinabi ni, Nico na if you talk about longevity, Kobe really will have an edge over Jordan. Pero if you look at the seasons talaga and the averages and all those things, I mean, there's no comparing. Jordan has a higher scoring average. Okay. It took him, I think, 200 fewer games to reach the same, you know, the same plateau that Kobe just did. So if you look at it from that perspective, medyo incomparable. But again, these are two sobrang, you know, great players. Maybe the top two shooting guards ever. No? Unless Dwayne Wade has a renaissance or something like that. Well, para kay Kobe, do you think it's unfair for him naman na lagi nalang sinasabi ng mga tao, kulang ka pa rin sa ring eh. Not until you get that 6th ring, then we do have this discussion. Okay, here's the problem when you talk about Jordan and Kobe in the context of accomplishments na ganyan. Kung tama ang pagkakabilang ko, 5 si Kobe, 6 si Jordan. Correct. That's just rings. Yes. We're not even talking about MVPs where Kobe has only one. Jordan has, I think, 4 or 5. Five. Defensive players, mas madami din si Jordan. So hindi pwedeng maging argument yung accomplishments. Kung accomplishments lang. Kasi, obviously, Jordan has more. Correct. So it doesn't have to be, kumbaga, quantitative in a sense. Qualitative, ito, isang argument na parati kong nasasabi kapag si Kobe ang pinag-uusapan about rings. Sinasabi nga ni Sir Enzo na arguably, hindi siya yung best player dun sa 5 championships niya. Kasi yung tatlo with Shaq. Right. I'd argue na, although hindi siya yung best player dun, he was 1A. Much in the same way. Hindi siya Pippen. Kasi yung kay Jordan and kay Pippen, talagang makikita mo nung naglalaro sila for the championship. Meron talagang hierarchy. Correct. Pippen goes to Jordan and then Pippen, siya yung kumbaga secondary guy lang. Correct. Kapag dun sa Kobe and Shaq, they play yung pick and roll nila and then yung post-up. Usually magka-cut si Kobe sa mga ganun. I remember that distinctly kasi ganun nangyari yung famous alley-oop ni Kobe kay Shaq sa Portland. Portland, yes. Yeah. Yeah, diba?
Ganun yun. And it's not supposed to be an argument na although 5 rings lang si Kobe, hindi lahat best player. I think he was the best player in all 5, but dun sa tatlo, meron lang siyang co-best player. Co-best player, okay. Well, para naman kay Jordan, pag tinignan mo yung take away nga the quantity of the accomplishments, is being a leader, being the guy to make everybody better, does that count para sa iyo in terms of determining who's a better player? Well, definitely, no. I mean, Jordan was able to kind of bring the best out of the players who played around him. Sinasabi ko sa mga friends ko minsan pag may mga ganitong arguments kung Jordan man versus Kobe or LeBron or whoever, na if LeBron and Kobe or Wade or any other really strong player can win with Will Perdue and Bill Wennington and Luke Longley as your center rotation, and then Randy Brown and Steve Kerr as your point guard rotation, if they can win with those guys, fine, go ahead, compare them to Michael Jordan, but as long as nobody's able to do that yet and for that long, yun yung medyo iba talaga si his airness in that aspect. In that aspect, Nico, may masasabi ba si Kobe sa tingin mo in terms of making his teammates better? No, kasi ang sinasabi si Jordan, nanalo siya with Steve Kerr yun. Sinabi niya, nilista niya lahat ng point guards na nakalaro niyan. Ito, kung maglilistahan lang din pala tayo. Okay, bro. Okay, Smash Parker. Smash Parker. Wait, who remembers Smash Parker? Derek Fisher, although he's good, he's not the same, kumbaga, as, for example, Ron Harper or Armstrong. Yeah. Hindi nakapaglaro si Kobe with the similar shot creator as Jordan. Wala siyang Pippen. Wala siyang BJ Armstrong. Kumbaga, siya yung shot creator. And I think people need to consider that when they take into account yung fact na si Kobe, 32,000 plus points siya in a more advanced and let's say this as a matter of fact, in a more advanced defensive-minded NBA. Kasi in this modern era. In this modern era. Yes, kasi good point. Wala nang hand check, wala nang ganyan. And yung zone mas naging prominent. So mas mahirap talaga, kumbaga, kailangan mo talaga mag-score from the outside. Correct. Unlike before na you can just barrel inside the paint kasi wala, or you can just post up. Wala nang ganun si Kobe. And very important argument when we try to compare Kobe and Jordan. Lalo na makikita mo nung 81-point game niya. Correct. Lahat ng yun, karamihan puro jump shots. Okay. Last but not least, coaching. Pareho silang dumaan kay Phil Jackson, but unfortunately, hindi tumagal kay Phil Jackson si Kobe. Will that be a determining factor? I think that's one, well, like what you said, TJ, common denominator ni Kobe tsaka ni MJ. I remember, sa isang libro ni Phil Jackson, sinabi pa niya na parang may line din siya about comparing both players. Uh-huh. And parang may sinabi siya na the first time Kobe met MJ, sabi nga ni Kobe kay Jordan, I can take you one on one. You can't beat me one on one. Parang ganyan. Ang maganda kasi kay Kobe tsaka kay MJ, parang they're two sides of the same coin. Mm-hmm. They played in different eras. Sabi nga ni Nico kanina, iba yung scheme ngayon ng defense. Dati mas physical, mas hataw. It was a little less cerebral and really more visceral and physical. Ngayon talagang mas pinag-iisipan na yung defense. So may ganun mga element din. In terms of yung coaching ni Phil Jackson, it'll always be a big element of this debate, no? Siguro, if there's anyone nga na pinaka-qualified to say who has a bit of an edge, maybe it's only Phil Jackson. Kasi he has that unique perspective seeing and coaching both of these players. And so, promise on and off, di ba? Yeah. So promise ko, next time pag-usapan natin to, si Phil Jackson po sa ating video. Pero it's still an honor to have you guys. Maraming salamat. Nico Baguio, Enzo Plojo. Follow them on Twitter, HoopNot, and Nico Baguio, if you want to continue this debate with them, awahin niyo po sila. Sila nagsabi. Thanks, guys. Susunod, ang pagbabalik ng former UFC Light Heavyweight Champion na si Lyoto Machida sa Octagon. Stay with us.